dreams coming true, wishes coming true. Kasi ito talaga, guys, nakikita nyo, no? Parang sinasabi sa'yo ng universe, your wish is my command. Anong gusto mo? Anong hinihiling mo? Anong pinagdadasal mo? And then si universe, ito yung mga blessings galing sa taas. Pinupuno niya yung mga cups mo. Ayan, no? Kung nakikita nyo yung image ng card, guys, ayan. Itong dalawang pichel na yan, ayan. Ito yung tubig, yan yung mga blessings galing sa taas. Binubuhos, papunta sa'yo. Nilalamanan yung mga cups mo dito sa lupa, no? So yan yung mga ano mo, fulfillment ng iyong desires, mga blessings at pagpapalay. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong February to March para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Sagittarius. So ito yung energy ng Moon mga ka-Pixie, ngayon naman hanapin natin yung energy ng Sagittarius. Eto guys, so Sagittarius kayo ay nirepresent ng King of Swords sa ating spread. Sa spread na ito mga ka-Pixie, ang Swords suit ang nagrepresent ng Fire Signs. Combination guys ng positive and negative energy, general reading lang mga ka-Pixie, pwede mag-resonate, pwedeng hindi guys. And yung new moon ngayong February ay sa February 9, tapos yung next na new moon naman ay sa March 10 mga ka-Pixie. So ang reading na to ay para sa period na yan guys. So meron tayong presence dito ng Earth Signs, Capricorn, Taurus, Virgo. Medyo negative no? May konting positive guys para mas marami yung negative. Sa pera ito mga ka-Pixie, mag-ingat kayo sa pera. Merong ano sa inyo nang haharas, merong naaabuso, merong nanloloko mga ka-Pixie pagdating sa kaperahan. Pinagsasamantalahan kayo nito. Yung iba sa inyo parang ginagatasan kayo. Pwedeng partner nyo to or specific person. Pwede ding maloko kayo sa mga online transaction mga ka-Pixie. Kapag ka nag-purchase kayo online, make sure na dun kayo sa mga legit na sellers, mga legit na tindahan mga ka-Pixie kasi kapag kayo ay na-scam dito, parang bigla na lang kayo i-block nitong person na to, lalo na kung medyo malaking halaga mga ka-Pixie. Medyo i-block, hindi pala medyo, i-block talaga kayo nitong person na to. Tapos mauwi na lang na mawawala na parang bula, no? Yung pinaghirapan nyo mga ka-Pixie. So mag-ingat kayo sa mga transactions nyo online, sa mga binibili nyo, sa mga pinapurchase nyo. Make sure na legit, sa mga legit na channels kayo mag-avail or mag-purchase guys, kagaya ng channel natin. Legit na legit mga ka-Pixie. Okay? And for some of you guys, maaari kayo magkaroon. If meron kayong partner o specific person, para nagkakaroon din kayo ng problema sa pera guys. So, meron na kayong problema sa pera. Meron pa kayong problema sa relasyon. And itong person na to, medyo very toxic siya. Parang palagi kanyang hinihinga ng pera. Tapos kapag hindi mo siya binibigyan ng pera, hindi kanya pinapansin, binibigyan kanya ng cold treatment, ganyan, parang binablockmail kanya emotionally. Tapos kapag binigyan mo siya ulit ng pera, dun lang ulit siya magiging malambing sa'yo, ganyan. Tapos kapag nanghingi ulit at hindi mo ulit binigyan, yun. Parang style niya yun mga ka-Pixie. At saka for some of you, maaaring na biktima rin kayo nito kasi parang itong person na to, pwede rin, meron din siyang ibang partner pa, no? Especially kung nakita niyo lang ito sa mga online, kunwari nag-online dating lang kayo, LDR ganyan, hindi nyo pa na-meet ng personal, baka marami rin itong partner, parang modus niya mga ka-Pixie. Tapos parang nanggagata siya ng pera. Okay, so medyo mag-ingat-ingat kayo guys sa mga transaction nyo pagdating sa pera. And maganda naman yung yung daloy ng pera sa inyo, actually medyo smooth naman, swabe naman yung pagdating ng pera sa inyo. Kumbaga may pumapasok, stable yung pasok ng pera sa inyo, although hindi ganun kabongga, pero may pumapasok. So that's something that you should be grateful for mga ka-Pixie. For some of you, pwede kayong maka-experience ng blessing in disguise, guys, no? Yeah. So,
parang nire-redirect kayo ni universe. Meron tayong presence ng earth signs dito and another fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Parang binibigay ni universe yung mga tamang tao na makakatulong sa inyo. So, parang itong mga tao na to, may mamimit kayo, may mga makikilala kayong tao, mga kapiksian. Itong mga tao na to, maaaring silang makatulong sa iyo, guys, para ma-achieve nyo kung ano yung gusto nyo achieve, kung ano yung mga proyekto na niluluto nyo, para lalo pang umasenso and sumagana yung buhay nyo, mga kapiksi. Pwedeng sila rin yung maging stepping stone, parang ano nila, parang ipupush nila kayo, mga kapiksi. Huwag ka na matakot, gawin mo na yan. Tutulungan kita, huwag ka mag-ala. Kung may kailangan ka, akong bahala sa'yo. Parang gano'n, no? Ipupush ka nila. Tapos parang doon ka na lalabas ng iyong comfort zone, guys. And doon mo na marirealize yung mga pangarap mo. Parang doon mo na makikita unti-unting nagmamanifest, unti-unting natutupad yung mga iniisip-isip mo lang dati, ganyan. Nakakita ka na ng movement ngayon, mga kapiksi. So, ganun naman yun, guys. Pagdating sa pangarap, no, i-imaginein mo lang siya, iisipin mo lang. Tapos you just affirm, you just continue on doing it. Itanim mo lang siya sa iyong subconscious mind, and one day, ayan, dadating talaga yung mga sagot sa inyo, ni universe, yung mga sagot sa mga dasal nyo. Okay? So, just keep on praying, keep on persisting. Pag nagdasal, guys, kailangan sinasabayan din ng kilos. And kapag kumilos at nagdasal, kailangan sinasabayan din ng positibong mental diet, mga kapiksi. Alright? So, yeah. So, ito guys, ito yung mga magagandang energy nyo, mind blessings in disguise, mind dreams coming true, wishes coming true. Kasi ito talaga guys, nakikita nyo, no? Parang sinasabi sa'yo ng universe, your wish is my command. Anong gusto mo, anong hinihiling mo, anong pinagdadasal mo. And then si universe, ito yung mga blessings galing sa taas, pinupuno niya yung mga cups mo. Ayan, no? Kung nakikita nyo yung image ng card, guys, ayan, itong dalawang pichel na yan, ayan, ito yung tubig, yan yung mga blessings galing sa taas, binubuhos, papunta sa'yo, nilalamanan yung mga cups mo dito sa lupa, no? So, yan yung mga, ano mo, fulfillment ng iyong desires, mga blessings at pagpapala yan. So, i-mind-mind nyo na yan, guys, sa comment section, mind blessings, mind pagpapala, mind kasaganaan, wishes coming true, yan, para talaga magkatotoo yung mga pangarap nyo, guys. Alright? So, dito naman tayo, mga kapiksi, shuffle natin to. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman, mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, dahil ngayong February, no, magbibigay tayo ng 200 pesos discount bilang ating promo, guys, sa lahat na mag-avail ng course until February 29, guys, kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda niyan, guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto niyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, eto guys, sobrang ganda nito. Your hard work is paying off. No, ibig sabihin yung mga hard work nyo, yung mga effort nyo, yan, makikita na talaga kayo ng resulta ng manifestation nyo, mga kapiksi. Kaya nga, ayan, diba, naglalabasan itong mga dreams, wishes coming true. Pero, guys, kailangan nyo itong tiyagain, ha? Kailangan nyo talagang effortan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, magdasal, kumilos, at
sabayan ng positibong mental diet, mga kapiksi. Your thoughts today will be your life tomorrow, mga kapiksi. That's going to be your reality in the future. Kaya dapat talaga nagpa-persist kayo, nagtsatsaga kayo. Wag na wag kayong bibita, wag na wag kayong susuko, kasi makakita at makakita talaga kayo ng resulta. Basta wag kayong susuko, wag kayong bibita, mga kapiksi. Alright? Attune to the moon, guys. Make a proper plan and execute it well. So, ako guys, avid fan talaga ako ng planning, no? Dahil ako yung naging project manager dati. So, nasa dugo. Nananalitay sa dugo ko yung pagpaplano. Very organized, guys. And, kaya naman, pag pumapasok yung bagong taon, ganyan, mayroon akong parang plans for the entire year, ganyan, yung mga goals na gusto kong gawin, mga projects, etc. And then, ini-implement ko. And maganda yun, guys, kasi meron kayong blueprint kapag nagpaplano kayo. Parang meron kayong blueprint. Diba parang architect, diba? Pag magpapagawa kayo ng bahay, tas may architect kayo, may plano. May dinodrawing kayo ng plano. Tapos yung plano na yon, yun yung magiging construction ng bahay nyo. Doon nyo makikita kung tama yung ginawa nyo, kung may mali, kung may kulang, kung may trouble, diba? So, maganda yun. May gabay, mga kapiksi. Kaya ako, sinasuggest ko din sa inyo, diba? Nire-recommend ko din sa inyo na try nyo magplano, mga kapiksi. And you have to execute it. Siyempre, pagka nagplano, dapat sinasabayan ng kilos. Anhin nyo yung plano nyo kung wala namang kilos, diba? And you need to be more disciplined to reach your goal. Kailangan talaga disiplina, guys. Disiplina, dedikasyon, pagsasaga, pagtitiwala, pagtitiis, mga kapiksino. Pag meron kayong gustong ma-achieve, yung mga successful na tao, guys, yung mga mayayaman na tao, hindi yan naging successful ng isang araw lang. It took them years and years and years. Even yung mga billionaires, mga big time billionaires, diba? Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bernard Chenes, diba? Jeff Bezos, diba? Manny Villarreal. Sa atin, diba? Ibig sabihin, yung mga sikat at mga mayayaman na tao, mga successful na tao, hindi sila successful overnight, diba? Pinaghirapan nila yan with their years and years and years of expertise and dedication and discipline, mga kapiksi. So, kung gusto nyong umundad, umasenso, at maging masagana ng bonggang-bongga, kailangan nyo rin magkaroon ng disiplina at dedikasyon, mga kapiksi. Okay? Hard work will make your dreams a reality. Pero hindi lang hard work yan. Ako, fan ako ng hard work. Guys, nakikita nyo naman, napakasipag natin, okay? Simula noon hanggang ngayon, kahit dati, nung dati na nawala yung channel natin, pero naka-rebound tayo, nakabalik tayo. Hindi tayo sumuko, mga kapiksi, di ba? And dati, naalala ko pa, tatlo lang yung subscribers ko. Yung dalawa kaibigan ko, yung isa account ko. So, kaya tatlo yung subscribers ko, di ba? Pero nakikita nyo naman ngayon, although malayo pa, pero kahit papano, malayo na rin yung narating natin. And kahit papano, nakasurvive pa rin yung channel natin. Hindi natin pinapabayaan because hard work talaga, guys. Pero, dapat pag nag-hard work kayo, sinasabayan nyo yan ng positibong mental diet, mga kapiksi. Kailangan yung mindset nyo nakasupport dun sa action na ginagawa nyo. Kasi kung negative naman yung mindset nyo, kahit anong effort nyo, kahit anong sipag nyo, wala din kayong may kitang resulta. Negative pa rin, mga kapiksi. Right? This is a very good omen for studying or teaching. Ito yung tamang time for you. In-encourage kayo sa mga may gusto na mag-aral or magturo. Okay? And don't be too controlling or avoid anyone who is controlling. Wala tayong ano, guys, no? Wala tayong control sa lahat ng bagay. Lahat tayo may free will and we cannot control everything. Ang tanga lang natin makakontrol is yung perception natin about things, about people, kung ano yung pananaw natin sa kanila. Yung isip natin, yun lang yung tanga yung makakontrol natin, mga kapiksi. So, avoid natin, no? Tigilan natin yung pag-control sa iba, paghawak sa leeg, ganyan. And wag din natin hayaan na kontrolin din tayo ng ibang tao. Alright? So, yeah. Yan ang message para sa inyo sa Sagittarius. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung mga pinapamind ko sa inyo, guys. Yung mind nyo na yan.
sa comment section and yung mga babala, no, mag-ingat kayo. Ito yung ating ano guys, no, mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo na guys para talagang yumaman at umanlad kayo ngayon 2024. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.